ako si Richmond. Poor lang ako, pero nagpanggap akong rich. Dahil in love ako kay Trina. Ngayon, kami na. Daig ko pa ang nanalo sa loto. Pero hanggang kailan ang swerte ko? Hanggang kailan ako rich in love? Mr. Martinez, I repeat, hindi ka pwedeng mag-march. And to save yourself from further embarrassment, I suggest you step down from the stage and hand over your toga to your class advisor. Bababa na ako. Sandali lang! Mali naman po ata yung ginagawa niyo. Napaka-unfair na po niyan eh. Kung gusto mong magkaroon ng disciplinary sanction, by all means, Miss Diaz, magsalita ka lang ng magsalita dyan. Pero para magkaroon siya ng kadamay sa hindi pagmarcha. Pero ba't po pinag-iinitan niyo si Richmond? Early, tama na. Baka madamay ka pa dahil sa akin. Okay lang. Tanggap ko to. Adios, pare. Miss Aldegar, please proceed with the graduation practice. Hulaan mo! Eh, pwede pong mamaya na lang. Pagod na po ako eh. Ay, naku, anak! Ngayon na! Excited ako sa'yo. Papakita ko sa'yo kahit hindi mo hulaan. Tingnan mo, tingnan mo, anak ko. Oh, tingnan mo! Pinilig ko ang bagay sa'yo! Naku! Yak! Pusturong pusurak sa graduation pag isinuot mo ito! Ay, naku, sa wakas! Teman! Oo! Oh. Meron na tayo na pag-graduate na yun! Nairaos din natin! Ay, ba't pa kayo bumili ng ganyan? Gumastos pa kayo. Sayang lang yung pera niyo eh. Richmond, hindi sayang ang pera. Lalo na kung makikita ka ng lahat at poging-pogi ka sa graduation day mo. Tama yun, anak! Excited kami. Ang gwapo-gwapo mo. Hindi po ako gagraduate. Bakit? Anong nangyari, anak? Eh, nahuli po ako sa school na nag-falsify ng mga files eh. Si Donuts po kasi ang nilagay ko na tatay ko nung tumakbo akong batch president. Eh, dapat po pala eh, kaya yung sinulat ko dun. Paano na ngayon yan? Ayaw po nila akong pagmarchahin eh. Nay, Tay, sorry po. Alam ko naman po na gustong-gusto niyo ako makitang gumraduate eh. Alam ko din naman na pinaghirapan niyo talaga para makatapos ako ng high school. Kaya lang, dahil sa kasinungalingan ko, nasiraan lahat. Binigo ko kayo. Sorry po. Thank you.
Dati, bida ako. Sa Richmond. Rich. In love. Ngayon, hindi na. Nawala ng lahat. Gina! Ma! Anong ginagawa niyo dito? Aba, sinusundo ko ang aking one and only daughter. Bakit kaya itsura mo parang hindi ka natutuwang makita ako? Hindi naman po sa ganun. It's been a long day po kasi. And may iniisip din lang po akong kaibigan. Well, we're going to change that mood. Magsha-shopping tayo, tapos kakain tayo sa labas. Talaga po? Oo, tara. Game! Anong ginagawa mo dito? You're not supposed to be here. At bakit? May karapatan din naman ako sa anak ko, ah. Ma'am, Dad, pwede po huwag dito. Well, wala na yung karapatan mo. Simula lang iniwanan mo kami. Years ago. Hindi totoo yon. At hindi mo sinabi sa mga bata ang totoong dahilan. Tama na! Hindi pa kayo nahihiya, pinagtitingin na tayo ng mga tao. Hindi na ba kayo nahihiya sa akin? First time ko kayo makikita magkasama, tapos mag-aaway pa kayo? Oh, buti ka bang gumagawa niyan? Tay, gusto ko lang makatulong dito sa bahay. Nakakaya naman ho eh. Anak, huwag ka na mahiya. Naintindihan ka namin ng nanay mo. Pero siguro naman, nakita mo na kung anong naging epekto ng pagsisinungaling mo sa eskwelahan. Nakita ko na po at ramdam na ramdam ko, tay. Kamu, anak. Pinapag-aaral ka namin para matuto. Pero ito, tandaan mo, yung diploma, hindi yun pasiguro para matutunan mo ang lahat ng kailangan mo matutunan. Siguro naman, alam mo na kung anong mahalaga sa buhay o yung hindi. Hindi humahalaga yung sikat ka. Hindi rin humahalaga yung maraming bilib sa'yo na tao. Tsaka yung mga material na bagay, panandalian lang. Lahat naman tayo nalilis ng landas eh. Pero kailangan, bumalik tayo dun sa tamang landas. At isipin mo yung mga taong importante sa'yo para makabalik ka dun sa tamang daan. Para hindi ka tuluyang maligaw. Alam mo, Richmond, ilan lang ang importante sa buhay natin. Ang pamilya at ang tunay na kaibigan. At ang minamahal mo. Sorry. Sorry rin sa outburst ko. I guess I should have expected na gano'n ang mangyayari sa una ninyong pagkikita ni Daddy. Ayoko ng gulo. Ayoko ng away. Hindi ako dapat nang himasok sa buhay niyo. Mali yung ginawa ko. Bukas, babalik na ako ng Amerika. Ano? Iiwanin niyo ako? Ulit? Ganun lang ba yung kadali para sa inyo? Siguro hindi na ako importante sa inyo, no? Siguro hindi niyo na ako mahal. Anak. Importante ka sa akin. Mas uunahin ko pa yung kapakanan mo kaysa sa sarili kong interes. Tama ang daddy mo. Maligaya na kayo dito. Pampagulo lang ako sa buhay niyo. Kaya iiwan niyo ako? Sige, fine. You better do it now. Why wait for tomorrow? Umalis na kayo. Para mas madali ko kayong makalimutan at para hindi na rin kita iisipin.
love you, Trina. I really do. Richmond, hindi nila pwedeng gawin sa'yo to. Wala ka naman binaksak ng subjects. Bayad naman ang tuition fee mo. Technicality lang naman yung mga school documents sa Finifilipan mo eh. Kaya kailangan, mag-ingay tayo. Protesta na tayo. Huwag na. Baka pati kayo, hindi makagraduate niyan eh. Eh ano? Ibuboycott na natin yung graduation na yan. Hindi pwede. Richmond, nagmamalasakit lang kami. Alam niyo, salamat sa malasakit ha. Pero hindi naman ako karapat-dapat na pagsakripisyohan ng ganyan eh. Unang-una, may kasalanan naman talaga ako. Pangalawa, sino ba ako para gawan ng ingay? Ano ka ba? Ikaw si Richmond Martinez, no? Batch president, star player, at school hero. At best friend ko. Alam niyo yung mga bansag na yan? Yan yung dahilan kung bakit ako napahamak ngayon eh. Wala, masyado akong naniwala sa puri. Iniisip ko na kaya ko lahat, na untouchable ako. Alam niyo, lahat naman ng tao minamalas eh. Pati ako. Tatanggapin ko na lang. Anong pwede namin gawin? Gusto namin makatulong. Alam niyo, mayroon isang bagay na kailangan ko yung tulong niyo eh. Talaga? Ano? Ako naman! Ano? Okay, diba? Okay. Sorry yan, ha? Ayos yun. Naman nyo, best friend. Lang naman pala, eh. Ano ba talaga titignan natin dito sa field? Basta, kunwain ka na ba? Ha? Bakit? Hi, Trina. Upo ka dito. Ito na yung lunch mo. Ano to? Hi, Trina. Naisip ka kitang dala ng pagkain, eh. Lunch break nyo naman, diba? Ako mismo nag-ihaw nito, eh. Tatlo yan. Alam mo naman kung ano ibig sabihin ng tatlo, di ba? I have to go. Sorry, Richmond. I'm not yet ready for this. Naku, nabigla yata si Trina eh. Ikaw kasi. I love you kaagad. Dapat kasi sinabi mo na lang eh, na Trina, ay tuloy na, I love. Sa'yo na nga lang. Ano nga, sayang to. So, para sa'yo na lang. Uli, thank you, ah. Ganda niya. Sensya ka na dito, ka. Ah. Yo. Ano nangyari dyan? Sinumihan ako, eh. Uy, ba't naman? I have to go lang kasi to, eh. Sakit niyo, pare. Since you don't want me to talk to her anymore, pakibigay na lang ito sa kanya. Nasa iyo pa to. Ngayon ko lang tinanggal yan. Never ko yan hinubad simula nung iniwan ko kayo. Ang tagal na nito. Binigay ko sa iyo ito nung nililigawan pa lang kita. Sabi mo sa akin nun, habang suot ko yan, protektado ako ng Diyos at ng pagmamahal ko. Alam kong galit sa akin si Trina, pero sana isuot niya yan. At lagi niyang iisipin na kahit anong mangyari. Kahit saan ako pumunta. Lagi ko siyang iniisip. At nasa puso ko. Thank you.
okay lang. Para saan nga pala itong pictorial na to? Eh kasi yung school paper magkakaroon ng special graduation issue. Eh siyempre, kailangan nandun yung valedictorian namin na si Trina Legazpi. Naihinip ka na ba? Wait lang ha, tuwain ko lang yung photographer, ha? Okay lang. Okay. Ikaw na naman. Trina, please, huwag ka naman umalis, oh. Gusto ko na mag-explica sa'yo. Norlie? Ano? Okay na kayo? Pwedeng pakisabi sa kaibigan mo na ayoko ng ganitong kinocorner ako dahil hindi pa ako handang makinig sa kung anumang gusto niyang sabihin. Di ko alam kung kailan ko siya kayang harapin. Pero dahil sa marami nang nangyari at nasabi, hindi ganun kadaling makalimot at magpatawad. Early, hindi magana yung mga plano natin eh. Kailangan, sa susunod, mas galingan ko pa. Dapat mas malakas yung impact eh. Paano kaya ito? Okay lang yan. Oh! Akala ko ba umalis na kayo? Nagbago na ang isip ng mami mo. Hindi ko na kayo iiwan. What? What happened? Kailan pa to? Well, nag-usap kami dalawa, and we patched things up. Wait, so you mean to tell me that after all these years, ngayon lang kayo nakapag-usap, biglang ayos na? Nagmamahalan pa rin kami. Dapat sana, nung ko pa siya pinabalik, hindi na sana kami nag-aksaya pa ng mga panahon. It's not too late to start over again, baby. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Kalimutan na natin nakaraan. So, ibig sabihin, hindi na kayo galit kay Mommy? Well, mas magaan palang magpatawad na lang kaysa maghinanakit ka sa mahal mo. Don't hold grudges, Trina. Huwag mo akong tularan. Kung talagang mahal mo ang isang tao, taos puso mo siyang tanggapin. Matuto kang magpatawad at kalimutan ng lahat ng mga pagkakamali niya. Because in the end, ang importante lang naman eh, makasama mo kung sino talaga mahal mo. Si Richmond. Let's all go home as one big happy family. Okay, let's go. Susunod na lang po ako. Huh? Bakit? Kasi may klan pa po akong kausapin eh. Sige, bye-bye! Anong ginagawa niya sa taas? Tatalo na ata eh. Baka magsusuicide. Suicide? Suicide? Ha? Suicide? May magsusuicide siya? Uy, may magsusuicide daw. Teka! Si Richmond ba yun? Si Richmond nga! Richmond! Oo nga! Si Richmond! Richmond! Anong ginagawa mo dyan? Uy! Si Richmond! Tatalo sa building! Tatalo! Guide! 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 Richmond! Uy! Si Richmond nga! Richmond! Huwag kang tatalo! Uy! Tulong! May tatalo sa building! Si Richmond! Richmond! Uy! Ako si Jen. Prinsesa ako pero nagpanggap akong maid. Dahil tinakasan ko ang daddy ko na magpapakasal sa isang wicked witch. Nainlove ako sa amo kong si Ralph. Si Ralph na kapatid ni Emily. Si Emily na nainlove sa driver niyang si Dodong. Si Dodong at si Emily, si Ralph at ako. Kami ang maid for each other. Pero tulad ng lahat ng fairy tales, laging may kontrabida. Happily ever after din kaya ang ending nito? Pasok! 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 Gusto pa yung tinutula kayo! Pasok! Ano ba? Bakit pa kami pinapunta dito? Jen,
hanggang dito ka na lang. Hindi ka pwede makarating sa plantation. Naintindihan mo? Upo na! Upo na! Relax lang kayo. Hindi ito kidnapan. Basta pag pumatak ang alas 10, pakakawala namin kayo. Ano alas 10? Eh bakit hanggang alas 10 nila kami kailangan itago dito? Wala nang tanong-tanong pa. Pulong, ika nga. Ano naman yan? Ikaw naman, hindi ka man lang naganda ng pagkain natin eh. Alam mo naman, nahihilo ko pag lipas ng 2 oras di ako kumakain. Eh buti na lang, kusa akong bumili ng pagkain natin. Tara, huli na sa sasakyan. Tara. Sandali. Ladies, huwag kayong aalis. Lalabas lang kami, ha. Makikita namin kayo. Tara. Thank goodness for small phones. Ralph, I'm in Cebu. Kasama ko si Jen. We've been kidnapped. Ito, ha? Yeah. Dala ko sa inyong pagka... Ano yan, ha? Sino to? Hello? Hello, ito ba yung mga kidnapper? Oo. Ah, hindi, hindi. Maganda pa, tumawag ka na lang mamaya. Pag-usapan natin yung ransom. Oo. Sige. Hindi tayo kidnappers. At kanino yan? Dito! Sa akin, sa akin. Hindi, sa akin yan. Oh, eh, sino ba yung kausap mo? Si Emily. Sinundan pala niya si Jen sa Cebu. Pero... O Nat, bantayan mo itong babae na ito. Madulas to. Maiisahan tayo nito. Uy, Miss Maya, pagbawalan mo itong 2 mong alaga. Kundi, kapag may tumakas sa inyo, malilintikan kayong lahat. Anong pero? Ral, pinapanervous mo talaga ako niyan, ha? Dodong kinidnap sila. Pero hindi pa alam ni Ate Emily kung saan sila dinala ng mga kumidnap sa kanila. Anong gagawin natin ngayon? Siyempre, tatawag tayo sa polis. Huwag muna. Baka anong gawin kila Ate Emily pag nalamang involved yung polis? Pupunta akong Cebu. Hanapin ko yung tatay ni Jen. May sabihin ako sa kanya, bago tayo gumawa ng maski ano. Oli ka na, sasama na ako sa'yo. Hindi mo pwede maghintay lang dito, di ba? Sige, pero wag na wag mo itong sasabihin mo si kanino, ha? Kasi pag nalaman nila mami ito, sigurado magpapanik yun. Liga na, kumilos na tayo. Tara. Nay Nerissa, papayal mo lang po ako, ha? Mag-go-off ka na naman, ha? Saan ka pupunta? Sa Cebu. Ano? Cebu? Eh, kailangan po sa masi si Ralph, eh. May kailangan kami ayusin dun. Bakit? May kinalaman ba to kay ano? Hindi ko po pwede sabihin sa inyo kung bakit, eh. Oh, natawagan ko na yung kaibigan ko sa airport. May tickets tayo. Eh, nakuha mo na yung address na kailangan natin. Oo. Oh, ano, ready ka na? Tara. Ano kayang balak ng 2 yun? Aris, ano na ginagawa mo dito? Alam mo namang malas makita ang bride before the wedding. Hindi ko na kasi maintay, ah. You know, Lucinda, you look beautiful. Thank you, honey. Patty, bakit ka naka-black? Well, naman. Bakit? Di mo ba alam na malas mag-black sa wedding? Talaga? Hindi ko alam yun, no? Ikaw naman, oh. Hindi naman, parang siya pakialam. Ay, Aris pa may naghahanap ata sa'yo. Ralph! Mabuti man at nakarating kayo. Hindi kami nandito para umattend ng wedding nyo. Mr. Sandejas, all this time pala, nakatira sa amin ang nawawala niyong anak. Ha? Nagpalit na siya ng pangalan kaya hindi agad namin nalaman. Pero, well, kumusta na siya ngayon? Eh, pabalik na ho siya kaya lang may nangyari lang. Nangyari lang sa kanya. Saan mo na? Walang banyo dito sa bahay. Uy, kayo.
May gusto bang magbanyo sa inyo? Malaki yung CR doon. Pwede kayo sumama. No, thank you. Hintayin ko na lang ang 10. Sabi mo, pakakawalan kami by then, di ba? That is, kung may isa kang salita. Bataka. Pero matagal niyang si Miss Maya. Miss Maya! Miss Maya! Miss Maya! Tignan na! Sabi na walang tatakas. O na! Nasa ka! Bakit? Ikaw naman, no? Si Miss Maya nakatakas. Abulin mo! Ano hapin mo? Sabi na walang tatakas. Ibalot mo nito sa kamay mo. Salamat. Baka si madam na to. Babae ang nag-utos nito? Bakit mo pinayagan mangyari to? Ngayon, alam ng ni Aristo na nadukot yung anak niya. Wala na tayong choice. Kapag tinanong ni Ariston kung magbabayad siya ng ransom, sabihin mo, oo. Di man ako mauuwi sa kasal. At least hindi ako mauuwi sa wala. So, Lucinda, magkano'ng hingi nating ransom? Hindi ko pa alam. Ikaw naman kasi binigyan mo pa ako ng problema. Anong nangyayari dito? Na-frustrate kasi ako eh. Kasi yung information to go kay Jen eh. Wala pa nangyayari eh. Ma'am, kasi ang hirap pong makakuha ng leads eh. 5 oras pa lang nakakalipas simula nung nadukot sila Jennifer. Paano mo nalaman na 5 oras pa lang nakakalipas? Kinalkula ko lang simula nung tumawag yung biktima sa inyo. Siguro ma'am, kailangan ko umalis para makahanap ako ng leads. Mr. Sendes, pupunta ko lang si Dodong sa labas. Okay. Salamat. Oh, pabalik na ako. Sige. Dodong, alis tayo. Bakit? Saan tayo pupunta? Sundan natin yung private investigator niyan. Hinala ako dyan eh. Sir, ma'am, may naghahanap po sa inyo. NBI daw po yata. Ano? NBI? NBI? Andun po, oh. Sir, Mrs. Figueroa? Oo. Oh. Pinapunta po ako dito ni Ariston Sandeas. Huwag po sana kayong mabibigla sa ibabalita ko. Nakidnap kasi ang anak ni Mr. Sandeas sa Cebu. Kasamang anak ninyong si Emily, nung dinukot siya. Ha? Si Emily? Teka, paano napunta si Emily sa Cebu? At saka, hindi naman niya kilala yung anak ni Aris. Paano silang nagkasama? May isa pa po tayong problema, ma'am, sir. Si Dodong ho tsaka si Sir Ralph pumunta din ho ng Cebu. May aayusin daw sila. Baka yun ho ang ibig nilang sabihin. Anong balak nila? Habulin ang mga dumukot kay Emily? Dapat inalerto muna nila mga pulis. Hindi ko ho alam, siguro hindi na ho nakapag-isip ng tama yun, lalo na ho si Sir Ralph. Kasi kung totoo ho yung sinasabi nito ni Mamang NBI, hindi lang ho si Ma'am Emily ang nakidnap. Kasama ho si Jen natin. Huh? Kasi yun ho yung anak ng kaibigan yung si Ariston Sandejas. Oh. Oh my God, I don't believe this. Kaya nga ho, kailangan sana namin makakuha ng mga ilang impormasyon sa inyo na makakatulong sa investigasyon namin. Kasi hanggang ngayon, hindi namin matukoy kung sino ang main target ng mga kidnappers. Kung si Jen Sandejas o yung anak ninyong si Emily. Meron ba kayong alam na pwede magka-interest na mandukot sa anak ninyo na galing na Cebu? Ewan ko. Wala akong maisip. May naka-standby na kaming private plane ngayon. Kung gusto nyo, sabay-sabay na tayong pumunta ng Cebu. Ha? Mag-empake na ako. Huwag na. Nawawala na nga mga anak natin eh. Tayo na sa airport. Oo nga. Halika na. Ha?
Bakit? Ba't kami inala dyan? Halika dito. Nakikita mo yung pan yung gamit niya. Yung nakabalot sa kamay niya. Oo, oh, yung pink? Oo. Oh, yan yung birthday gift ko kay Ate Emily last year. Birthday gift mo? Mm-hmm. Eh, yaman-yaman mo, tapos panyula regalo mo ng birthday ng ate mo? Eh, madalian eh. Tsaka hindi ko na naisip. Alam mo, hindi naman importante yun eh. Eh, di ba private investigator na ni Lucinda? Kaya siguro may kinalaman siya dito ngayon, di ba? Ah, hindi ko alam. Basta sundan na lang natin siya, baka siya yung makakasagot sa mga tanong mo, okay? Tara! Ano magagawin natin dito? Kung nasa loob sina Jen at Emily, kailangan kumilos tayo. Eh, teka, hindi nga natin alam kung ilan kasama nung pulong na yun dyan eh. Tsaka bali mo may mga baril yan. Delikado yung iniisip mo, Ralph. May naisip akong paraan. Ano ka ba, Ralph? Hindi ito oras para magpakabayani. Baka may anong mangyari sa ating dali. Ano bang akala mo sa akin, ha? I-endanger ko sila Emily at Jen para lang ibida sarili ko. Kapatid ko at ang babaeng importante sa akin ang nasa loob. Ngayon kung ayaw mo akong tulungan, gagawin ko itong mag-isa. Ano ba plano mo? Puno na raw ang simbahan. Ariston, gusto kitang suportahan sa nangyayaring ito. Pero kung hindi matuloy ang kasal natin, magiging katatawanan tayo ng buong Cebu. Ah, excuse me lang, ano? Kasi nagtataka lang ako, ba't ang tagal nyo? May kasalan pa ba magaganap? Ariston! Huh? Ay, si Maya to. Yung dating yaya ni ano. Maya, bakit? Kasama ko si Jen nung kinidnap siya. Pero nakatakas ako. Ha? Kumusta siya? Nasaan siya ngayon? Is she okay? Hindi naman kami sinaktan nung mga dumukot sa amin. Kaya lang may sinasabi tong si... yung isa doon si Pulong na hindi naman daw sila habol doon sa ransom. Hindi ko nga maintindihan eh. Pulong? Oo. Pulong? Di ba Pulong yung private investigator na kinuha mo? Akala ko ba pagdating na alas 10 medya, pakakawalan na natin itong dalawang to? Bago tayo ng plano eh. Ano? Tao po! Ano po? Oh, Nat, may pinupunta ka ba dito? Wala! Sige, yeah, tuloy na lang tayo. Hi, good evening. Kayo po yung mga kidnappers. Dodo? Ralph? Emily, dala namin yung ransom. Ransom? Wala naman kami hiningin ransom, ah. Oo, oh, ito. Abay, wala stick! Puro damit to, ah! Masa pa ako alam mo na yung mga babae ko, hindi masasaktan lang kayo ng kaibigan mo. Wala naman kami pakialam dito sa dalawang to, eh. Ah, ganun na. Mag-antay ka na lang. Nang ano? Mga pulis parating na. Oo. Oh. Hey, Nat! Iwalang niya ka naman. Dadamay mo pa ako. Nananahimik ko sa harap ng tulog ko eh. Excuse lang ha. Tabi-tabi po. Ah, hindi! Akin na yun! Hoy! Oh, Nat! Hoy, hoy! Girls, girls, lumabas na kayo. Taka. Bitiwa ko siya. Ako kalabanin mo. Yabang nitong pagpati nito. Kakasakasal laki ng katawan ko. Sige nga. Puhin nga natin. Ralph, wag na! Hoy! Sandali lang! Laki-laki mo! Laki mong duwag! Uy! Hindi ako natatakot sa'yo, ha! Ah, ganun, ha! Singero ka, ha? Ah! Tama na! Aba, talaga sinusubukan mo ako, ha?
Jen! Oh. Ano yari? Ano yari dito? Oh, boss! Burutin niyo na nga ito! Tsaka, meron pa isa doon. Mga dalawa sila eh. Tatlo. Chief, wala ko alam. Kagigising ko lang eh. Yan, yan yun! Yan, yan! Okay lang ba kayo? We're fine. Alam mo, siguro mas mabuti nang mauna na kayo sa police station. Kailangan ko kasi pumunta sa simbahan eh. Sige. Jen? Jen? What happened to you? Dad, I'm missing you. I missed you too so much. Tapos na ano? Ang galin. Yung kasal niyo. Nabalitaan ko ng ginawa sa iyo ni Lucinda. Paano ko pa siya mapapakasalan, no? Probably, eh, kasalubuyan siyang ini-interrogate ng mga police ngayon. Dad, I'm sorry kasi sa lahat na nagawa ko sa inyo, sa lahat ng pag-aalala niyo sa akin, alam ko naman, spoiled akong bata eh, kaya nilayasan ko kundi kayo. Diyan, ako dapat ang mag-sorry sa'yo. Ang dami kong pagkukulang sa'yo eh. Hindi ako naging mabuting ama. Pero mababago na lahat yan. Starting today, I will be the best father ever for you, okay? Sige, sabay tayo. I promise to be a better daughter. Does that mean na hindi ka na mawawala ulit? God, thank you, God. Opo, ang dalawang lalaki na yan ang dumukot sa amin. Chief, siya yung mastermind. Tumahimik ka, pulong. Emily! Ma! No. Pa! Buti na lang walang nangyari sa'yo, ano? Ito nga pala yung mga magulang ng biktima. Maraming salamat, o. Lucinda? Ikaw ba may kagagawa nito? Anak, sinaktan ka ba ng babaeng ito, ha? Tama na. Apparently, she's the mastermind. Huwag mo nang patulan niya. Ako, Lucinda. Ingat ka dyan sa babaeng niya. Pag dyan nagmanay anak, patay ka. Tignan mo nangyari sa mata ko. Pukusan to eh. Tsaka, ba't nandito kami, Chief? Wala lang kami dito sa photo album niya. Boy, tumigil ka! Bingo card pa kayo. Pasalamatin natin si Dodong. Kung hindi dahil sa kanya o kay Ralph, Dodong, tell them! Dodong? Anak, ang hindi ko maintindihan ay kung bakit bigla kang nagpunta ng Cebu nang hindi man lamang nagpaalam sa amin. Oo nga naman, anak. I did it for Ralph. Sana hindi niya sayangin ang opportunity na ito para ayusin ang lahat. I can't believe na niloko lang ako ng babaeng yun. I was willing to marry somebody
na readying saktan ang anak ko para makakuha lang ang gusto niya. Nakakabulag naman talaga ang pag-ibig eh. Sino ba naman ang hindi nagmukhang tanga? O naghintay ng maraming taon, tapos hindi naman... Lahat naman tayo dumaan dyan eh. Bakit tayo malapit ang daddy mo? Wala lang. Ayaw kasing isipin niya na gusto ko lang ng opportunity para sabihin ko sa kanya na I told you so, na tama yung hinala ko tungkol kay Lucinda. Eh kasi naman based on past experiences, si Yaya Maya naman talaga yung magandang kausap pag depressed ka. Kasi alam mo yun, alam niya kung paano pagaanin yung loob ng isang tao eh. Salamat nga pala. Kasi kung hindi dahil sa'yo at sa kay Dodong, baka kung ano na nangyari sa amin ni Emily. Wala yun. Nung tumawag pa lang sa akin si Ate Emily, alam ko nang hindi akong papakali pag wala akong gawin. Nag-iisa ko na siyang kapatid. Eh, mabait ka palang kapatid. At syempre, ginawa ko yun para sa'yo. Anong klaseng kaibigan naman ako kung hindi kita tutulungan, di ba? Mabait ka rin palang kaibigan. Jen? Ralph? I have to go. I have to go. Sige, bye. So, ikaw pala si Jennifer Sandejas. Alam mo, pag malaman ng mga kababayan mo na namasukan ka sa amin, magiging sikat kami dito sa Cebu. Jen, bakit mo naman nagawa yun? Wala po kasi akong choice. Wala rin akong mapuntahan. Eh, Iha, kung may mali kaming nagawa at o maling tratong nagawa sa'yo, ngayon pa lang nagsisorry na kami. Hindi po, naiintindihan ko naman kayo eh. Sino ba naman talaga ako? Hindi nyo nga alam kung saan ako galing. Pero tinanggap nyo pa rin ako sa bahay nyo. Tapos trinato nyo akong kapamilya ng matagal na panahon. Dahil doon, gusto kong magpasalamat sa inyo, Sir Ramon. Tsaka Ma'am Felisa. Oh, eh bakit Ma'am Felisa pa? Tita na lang, oh, kaya eh. Mami, nakausap na ba kayo ni Ralph? Opo, malinaw na po sa amin ang lahat. Sa kanya na nanggaling kung ano talaga kami. At yun ay... Siguro po hinahanap na ako ng daddy ko. Excuse me po. Punta na kami sa hotel. Are you coming? Hindi, dinan muna ako sa pension house sa kabilang kanto. Magpapalibas ng gabi. Pero kumuha na ng kwarto si Daddy para sa'yo. Para pasasalamat na rin sa ginawa mo kanina. Eh, wala mo inaasahan kapalit dun eh. Dodong, why did you come? Wala kang obligasyon tumulong. Eh, gusto ko ako yung unang makakalam na ligtas ka na eh. Siyempre, kahit sa papanong paraan eh, makabawi man lang ako, diba? What do you mean? Alam ko nahihirapan ka na simula naging tayo dahil baka kung ano-ano kasi mga nasabi ng mga tao. Dahil wala naman napapatunayan sa buhay yung boyfriend mo eh. Kahit kailan, hindi naging importante sa akin ang sasabihin ng mga tao. Emily, dapat sa'yo yung lalaking may direksyon ng buhay eh. Kasi dapat di ka nagsasaga sa tulad ko eh. So, this is it? This is really the end?
Malay natin, magkita pa tayo ulit. Tapos pag nagkita tayo ulit, meron naman pagmamalaki sa'yo kahit pa paano.